May playlist tayo guys at makikita nyo ito sa aking channel. Makakatulong ito para mapadali ang paghahanap nyo ng manhwa. Shoutout sa inyo guys, maraming salamat sa suporta. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Okay guys, simulan na natin. Ang nakaraan. Nainis naman si Cho Il-sum sa mga sinabi ni Lee at sumugod ito. Makikitang focus pa din naman si Lee at naghanda na ito sa kanyang gagawing pagsalag. Nag-meditate na si Lee at makikitang may mga enerhiyang lumalabas sa kanyang katawan. Namatay si Jizok at napakadali lang din siya na natalo ni Lee. At dito nagtapos ang pang-apat na parte. Magsisimula ang kwento ng part 5 sa patuloy na pagsunog ng in ni Lee. Makikitang sira-sira na ito at gumuho na din ang haligi ng in. Madami pa din ang nanunood kay Lee at makikita din ang dalawang bangkay na pinatay nito. Kinakabahan at natatakot ang mga taong nanunood sa ginawa ni Lee kay Cho Sampyong at Jizok. Makikita din si Cho na nanonood din pala sa mga nangyayar. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ni Lee. Habang tumitingin si Cho sa paligid, nakita niya ang bangkay ni Jizok. Hindi niya daw kilala ito at nagulat siya kung bakit nadamay ito. Sa kabilang banda naman, natatakot pa din ang mga tauhan ni Cho Sampyong dahil hindi din naman sila makapalag kay Lee. Sinabi ni Lee sa mga tauhan ni Cho Sampyong kung gusto daw ba nito na sunugin niya sila. Lalong natakot ang mga ito at pinagpawisan sila ng todo. Humihingi sila ng tawad kay Lee at nagmamakaawa sila na buhayin sila nito. Sinabi naman ni Lee na tinatanong daw niya ang mga ito kung bakit sinunog ang in at dapat silang sumagot agad. Sinabi naman ni Cho na baka daw naamoy nila ang mabahong amoy ng in kaya sinunog ito. Naisip din daw ni Cho na sunugin ang in noong naamoy niya ito. Amoy tae daw ang in dahil meron taong tumae sa loob nito. Makikitang naiinis na si Lee sa pinagsasabi ni Cho sa kanya. Sa galit ni Lee, sinigawan niya si Cha. Inutusan niya ito na ayusin at ibalik sa dati ang in. Sinabi din ni Lee na masyado na daw siyang nagiging mabait kay Cha. Nagiging kampante daw ito dahil akala niya ata hindi na siya sasaktan ni Lee. Sinabi naman ni Cha kung aayusin daw ito, mas pagandahin na daw nila dapat ang in. Malaki din naman daw ang space kaya gawin na nila itong two-story building. Sinabi naman ni Lee na lagyan ito ng haligi at gymnasium para sa training. Gumawa daw ng isang in na maaaring maging martial arts space. Sinabi naman ni Cha na naiintindihan niya at tatandaan niya ang sinabi ni Lee. Papangalan daw nila itong Zoha Training In. Sinabi naman ni Lee na maghanap din daw si Cha ng magagaling na martial artist habang inaayos niya ang in. Sinabi naman ni Cha na baka daw manggulo ang Black Cat Union sa kanilang ginagawa. Sinabi naman ni Lee na siya daw ang bahala kung sakaling may gawin sa kanila ang Black Cat Union. Tinanong ni Cha si Lee kung ano daw ang ipapangalan nito sa kanilang organization. Sinabi ni Lee na tatawagan daw nila itong Haumon. Naisip ni Lee na ito daw ang kauna-unahan niyang organization. Dito na daw din magsisimula ang lahat. Napaisip si Cha sa pangalan na Haumon, kaya tinanong ni Cha si Lee kung pwede na ba siyang tawaging Mon owner simula ngayon. Sumagot naman si Lee na gawin lang ang gutso niya. Nagsabi naman si Cha kay Lee na sa mga nakaraang araw, masasabi niya na hindi siya ang Lee na kilala niya. Kaya meron siyang tanong kay Lee. Tinanong ni Cha kung bakit hinayaan lang siyang mabuhay. Dahil habang mas iniisip niya ito, mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit. Sumagot naman si Lee at sinabing hinayaan lang niya mabuhay si Cha para guluhin niya ito. Hindi naman makapaniwala si Cha, pero naisip niya rin na mas okay na iyon kaysa mamatay. Sa susunod na panel, ginawa ni Lee ang chi technique. Habang nag-focus, kailangan niyang buuhin ang inner body techniques. Alam niya kung paano ito gawin para mailigtas ang iba. Dahil naranasan niya naman ito sa past life niya. Gumawa na ng plano si Cha. Habang naghahanda para sa gagawin, meron mga dumating.
Sinabi ito ni Cha kay Lee. Tinanong ni Lee kung sino ang dumating. Sumagot naman si Cha na galing sila sa Black Cat Union, at maayos ang trato sa kanila ng Cho Brothers. Tinanong ni Lee kung ilang sila, at sabi ni Cha nang dalawa silang dumating. Dahil palagi naman nilang tinatrato sila ng maayos, tinanong ni Cha kung paano na ang gagawin nila ngayon sa kanila. Napatayo na si Lee at babatiin niya ang mga ito. Tinanong naman ni Cha kung plano niya bang makipaglaban. Sumagot naman si Lee na mukhang magbabulag-bulagan sila sa kanya na pinatay niya ang Cho Brothers, at sasabihan siyang bayaran ang dues nila. Isusuggest din nila na sumali siya sa Black Cats at magpakilala. Kinabahan naman si Cha, at tinanong kung anong gagawin ni Lee kung mangyari man iyon. Magiging mahirap para sa kanila na makipagtungo sa Black Cat Union kung susubukan nilang kumilos ngayon. Sumagot naman si Lee na magiging mahirap lang para kay Cha pero hindi para sa kanya. Natakot na si Cha dahil mukhang sinasabi ni Lee na mamamatay sila. Sabi naman ni Lee na siya naman ang unang papatayin bago ang iba pa. Pero sabi niya rin na hindi siya mamamatay. Pinuntahan na ni Lee ang dalawa, at umalis na muna si Cha. Nang mas arado na ang pinto at nakaupo na si Lee, nagpakilala na sila. Siya si John Pang na isang Golden Peak Office affiliate ng Black Cat Union. Siya naman si Han na galing din sa Golden Peak Office. Tahimik lang si Lee, at naisip nila hindi ba sila kilala ni Lee. Tinanong ni John Pang kung totoo bang si Lee ang pumatay sa Cho Brothers. Hindi naman ito tinanggi ni Lee at sinabing totoo iyon. Tinanong naman ni Lee kung related ba sila sa Cho Brothers dahil magkaiba naman ang apelyido nila. Napaisip naman ang dalawa na sino ba si Lee para maging bastos. Sa tingin din ba ni Lee na matatalo niya na ang sino man dahil inalagaan niya ang Cho Brothers? O di kaya, confident lang talaga si Lee sa skills niya. Tinanong ni Lee kung bakit napatahimik silang dalawa. Napaisip si Lee na baka andito sila para manggolekto ng funds pero mukhang kalmado lang sila. Sabi ni John Pang na binigyan sila ni Cho ng permiso na gumawa ng sect sa loob ng lugar na ito, pero pinatay ni Lee. Kapag nireport nila ito sa Black Cat Union, magiging mahirap para kay Lee dahil sinira ni Lee ang trabaho nila. Naintindihan naman ito ni Lee. Sinabi naman niya na ang gusto nila ay ipagpatuloy niya ang bayaran tulad ng ginawa ni Cho dati. Sabi naman ni John Pang na hindi naman pala masamang tao si Lee. Inaya naman sila ni Lee na uminom. Tinawag niya si Miss Sun at inutusan na magdala ng alak at pagkain. Naintindihan ito ni Sun at kinuha na ang mga kailangan. Sabi ni Han na sana klaro sila sa pinag-usapan bago sila umalis. Sabi naman ni Lee na bakit hindi na lang sila mag-focus sa alak. Nagalit na sila at napatayo. Tinanong ni Han kung matatakasan na lang ba ni Lee ang lahat. Seryoso naman si Lee at tinanong kung sinusubukan ba ng kamay ni Han na kalabanan siya. Nagulat ang dalawa at napaisip na bakit ang confident ni Lee, at kung meron ba siyang ibang iniisip. Meron naman tinanong si Lee sa kanila. Sa tingin ba nila na makakapunta dito ang Black Cat Union para mailigtas sila ng walang nangyayari? Dahil kung takot siya sa Black Cat Union, sa tingin ba nila na aalagaan niya ang Cho Brothers? Ina-assume naman ni Lee na may mas magandang skill sila kaysa sa Cho Brothers dahil malamaya sila gumalaw. Pinagsabihan naman niya ang dalawa. Kapag hindi pa rin sila makapagdesisyon bago bumalik si Miss Sun, makikipaglaban siya sa kanilang dalawa. Napag-isipan na ni Lee ito kaya dapat makapag-isip din sila ng maayos. Sabi naman ni Lee na mukhang nakabalik na si Miss Sun. Nagtaka naman si Miss Sun sa nangyayari. Nagsalita bigla ang dalawa at sinabing wala dapat ipag-alala. Sisiguraduhin nilang may masasabi silang maganda sa Black Cat Union. Pagkakatiwalaan naman ito ni Lee. Nagtawanan naman sila at pabirong sinabi ng dalawa na buti na lang pinatay ni Lee ang Cho Brothers dahil hindi rin nila kinakaya ang mga ito. Sa susunod na panel, namdali nang umalis ang dalawa at tumakbo. Tinanong naman ni Cha kung okay lang ba na hayaan na lang sila. Sabi naman ni Lee na kapag pinatay niya ang dalawa,
maaaring gamiting dahilan iyon ng Black Cat Union para sugurin sila. Para sa kanila, hindi mahalaga kung sino ang nagpapatakbo ng Iliang Prefecture, dahil kailangan lang nila ng susunod sa kanila. Naisip naman ni Lina sa lugar na ito, ang natatanging tao na kailangan niyang mag-ingat ay ang 12 Heavenly Palms Master na ang mamamatay tao. Hindi muna kailangang kunin ang atensyon niya. Sabi ni Lina nasa training muna siya pansamantala. Inutusan niya si Cha na i-confiscate ang assets ng brothel owner at gawin niya ito. Magpapanggap din si Cha bilang administrator ng Hao Clan pansamantala. Nagulat naman si Cha dito. Pinaalalahanan din ni Lee si Cha na matatanggal siya sa posisyon na iyon kung susubukan ni Cha na baliwalain ang funds. Tinanong naman ni Cha kung anong mangyayari kung matanggal man siya. Hindi na nagdalawang isip pa si Lee at sinabing kamatayan na ang maghihintay kay Cha. Unfair naman ito para kay Cha. Pero desisyon iyon ni Lee bilang isang clan leader. Bigla naman naalala ni Lee na mag-congrats kay Cha sa pagiging administrator. At sinabi din ni Lee na nagtagumpay na si Cha sa buhay. Nina si Cha dito, at umalis na si Lee. Sabi naman ni Cha na ang hirap mamuhay sa Jiangho. Sa susunod na panel, pumunta si Lee sa isang kainan. Andito din si Kum at kumakain. Nang makaupo na si Lee, tinanong na siya kung isang tasa ng noodles para sa kanya. Sumang-ayon naman si Lee at gagawin na ito. Nagseryoso naman si Kum at sinabi na inalagaan talaga ni Lee ang Cho Brothers. Tinanong naman ni Kum kung hindi ba siya hinahanap ng Black Cat Union. Dahil kung mangyari man iyon, maraming bata sa lugar ang mamamatay. Napaisip naman si Lee na kung ganun ba si Kum dati. Habang iniisip ang past life, ayaw din ni Kum na magbayad sa protection fees na Cho Brothers. Sabi naman ni Lee na hindi siya pupuntahan ng Black Cat Union. At kung mangyari man iyon, lahat ng tao ay magiging okay dahil si Lee naman ang pumatay sa Cho Brothers. Nag-alala naman si Kum at tinanong kung balak ba ni Lee na harapin ang Black Cat Union ng siya lang. Masyadong mahirap paniwalaan ang sinabi ni Lee. Pero ang isang errand boy na biglang pinatay ang tatlo sa Cho Brothers, ay hindi rin kapani-paniwala sa una. Biniro naman ni Kum si Lee na siya ang magbabayad ngayon at nagpasalamat para sa pagkain. Tinanong naman ni Lee kung kinukuhanan ba niya ang isang mahirap na errand boy. Sumagot si Kum na hindi errand boy si Lee dahil isa na siyang leader ng Hao Clan. Dumating na ang pagkain ni Lee. Nagtanong naman si Dixo kung ano ang Hao Clan at kung binuo ba ito ni Lee. Parte na rin si Dixo sa Hao Clan. Hindi naman makapaniwala si Dixo dahil hindi niya maalala na nag-sign up siya para doon. Sabi naman ni Lee na lahat ng kilala niya ay automatic na naka-sign up. At dahil doon, kailangan ni Dixo bigyan si Lee bilang sect leader ng noodles nang libre lang simula ngayon. Biglang tinabi ang pagkain ni Lee. Sinabihan naman ni Dixo si Lee na Mr. Customer. Tinanong niya kung bakit ganon ang kinikilos ni Lee. Ilang saglit lang, may tumawag kay Lee sa labas. Isang lalaki na nakasuot na itim. Bigla naman tinawag ni Dixo si Lee na sect leader, at sinabi niya na may naghahanap kay Lee. Nainis naman si Lee dahil akala niya isang customer lang siya para kay Dixo. Pinaalalahanan ni Dixo si Lee na mag-ingat. Sinabihan din ni Kum si Lee na mag-ingat. Sa tingin niya naman nauulan na, at sumasakit ang likod niya. Tumayo na si Lee at sinabihan ang dalawa. Tinatawag lang siya na sect leader kapag may gulo na nangyayari. Pagkalabas ni Lee, umuulan na. Tinanong bigla ng lalaki na kung totoo ba na si Lee ang pumatay kay Jizak ng Black Reconnaissance. Mukhang narinig naman na ni Lee ang pangalan na yon. At naalala niya na ito. Nagpakilala na ang lalaki, at siya si Wei ng Black Reconnaissance din. Nakilala naman ito ni Lee bilang Sword Demon Twin. Si Wei ang humabol sa kanya sa past life at namatay sa sariling kamay niya. Mas bata na siya ngayon pero siya pa rin ang Sword Demon Twin. Tinanong ni Wei kung bakit pinatay ni Lee si Jizok. Sumagot naman si Lee na dahil sinunog ni Jizok ang bahay niya. Alam na ngayon ni Wei kung bakit siya pinatay ni Lee, pero nagpasalamat pa si Wei dahil mamamatay na rin si Lee dito.
Naisip naman ni Lee na kung mangyayari ba ang ginugusto ni Wei. Sigurado naman si Lee na hindi masusunod ang gusto ni Wei, katulad na lang ng pagkalbo niya. Nena si Wei sa sinabi ni Lee. Nang kumidlat, sumugod agad si Wei kay Lee. Nakaiwas agad si Lee, at kinainis ito ni Wei. Naisip naman ni Lee na ang Sword Demon Twins ay dalawa, kaya sigurado siya na nasa paligid lang si Go. Naglaban pa rin sila Wei at Lee. Nakaiwas naman ulit si Lee sa mga atake ni Wei. Sigurado naman si Lee na binibigyan siya ng pagkakataon para makaiwas sa atake ni Wei, at ang nagtatago na si Go ay ita-target siya. Dumating si Cha, at sinabihan ni Lee na manatili lang. Isang martial master si Wei, at nagtaka naman si Cha dito. Tinanggal na ni Cha ang takip sa mata niya dahil sa inis sa ulan. Inatake ulit ni Wei si Lee. Pinagsabihan naman ni Lee si Cha na may nagtatago dito kaya dapat mag-ingat. Nagulat si Cha dito, at naghahanap-hanap pero wala naman siyang makita. Ilang saglit lang, may tumalon galing bubong. At magkasama na ang Sword Demon Twins na si Wei at Go. Natakot naman si Cha dahil totoong may isa pa na nakatago. Natuwa si Lee dahil nagpakita na rin si Go. Hindi naman makapaniwala si Wei na alam ni Lee na dalawa sila una pa lang. Nag-usap naman ang dalawa, at sinabing martial master si Lee na may tinatagong lakas. Sumugod bigla ang dalawa sa magkaibang direksyon, at nakahanda na rin Lee. Bigla naman sila napahinto, dahil makikipaglaban din si Cha. Tinanong naman ni Cha kung alam ba nila kung ano ang tinatawag sa kanya. Okay lang kung hindi nila alam, dahil malalaman din nila kapag sinaksak na sila ni Cha. Sumigaw siya na ihanda nila ang mga sarili nila. Papunta na si Cha sa tabi ni Lee, at sinabing patas na ang laban dahil 2 versus 2. Sisimulan naman ni Cha na sirain ang ulo ni Wei, kaya sinabihan ni Cha na ipakita ang kalbo na ulo ni Wei. Kinagalit ito ni Wei, at sumugod kay Cha. Malakas ang atake ni Wei. Tumalsik si Cha at napabagsak. Nagulat si Lee sa nangyari kay Cha. Pero hindi nagpaloko si Lee dito at sinabihan niya si Cha na bumangon na agad. At dito nagtapos ang panglimang parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mad Demon. Salamat!